sa mga pagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ako pala ay si Brother Noli Jan, Canalija, from Mindanao, Philippines. Ako po ay 32 years old. Mayroon po kong isang asawa at dalawang mga anak, isang lalaki at isang babae. So sa mga oras na ito, mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang akin pong karanasan, isa sa mga parte ng aking buhay. Bago dat, nais ko pong ibigay sa inyo ang favorite text, no? I hope na ito ay yun din yung mabigyan ng isang inspiration, gaya po ng akin pong ginawa ito as my inspiration. Ito ay matagdagpuan sa aklat po ng Isaiah, chapter 60, verse 22. No? I hope na makapagbigay sa inyo ito ng magandang inspiration para sa inyong sarili. Sabi dito, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, itong text na ito, mga kapatid, ay akin po itong binigyan ng isang buhay, isang inspiration sa akin pong paglalakbay sa mundong ito. Bakit po? Nagsimula ako ang aking pag-abroad, nagsimula noong 2017. No? Dahil ito yung taon na iyon ay, yun ang taon na iyon ay hindi ko makalimutan sa aking buhay. Bakit po? Nabuo yung aking pangarap, aking plano sa pag-abroad that year, no? So kaya ako ay nag-aaral ng kasi wala akong ibang skills, wala akong ibang talento. Kaya nag-aaral ako ng caregiver kasi yun ang ano eh, yun ang pinaka common na skill na maaari mong ma-acquire. Kaya nag-aaral ako sa TESDA ng 6 months, no? While nag-aaral ako ay nagtatrabaho din bilang isang part-time crew sa Jollibee. So ayun, mga kapatid, talagang pinagihan ko ng mabuti, talagang ginagalingan ko para nga talagang ma-acquire ko yung knowledge sa as caregiver. So natapos ko yung curriculum na yon, at pagkatapos na yon, ako ay nag-aral din ng Nihongo kasi nga yung plano ko ay talagang Japan. Yung first target ko na bansa na pupuntahan ang Japan. For the reason, alam natin yung reason ay talagang mayroon ding malaking opportunity. So kaya nag-aral ako ng 6 months ulit, no? Sa 6 months, then talagang that time I invest time, I invest money and energy para lang ma-accomplish ko yung requirements nila, para maipasa ko yung N4 level. So ayun, mga kapatid, talagang nagpuyat ako. Grabe yung aking yung invest sa pag-aral na yon. Effort, no? Hindi ako nakatulog ng maayos talagang dahil nga sa pag-aral na yon. So natapos na aking pag-aral, talagang na-memorize ko lahat. Not lahat, yung majority, talagang nakibasado ko na yung mga gagawin. Pero, pagdating ng exam, I prayed, I kneel, and I fast and pray. Talagang hiningi ko sa Panginoon yun na maipasa ko. Pero, sad to say, hindi ako umabot sa score. Na-fail ako. So, bumangon ako ulit, nag-aral ako ulit, nag-review ako ulit. Then, for the second time around, nag-take ako ng exam. But again, I failed. So, for the third time, mga kapatid, nag-attend ako. I planned na ako mag-re-enroll ako ulit sa, kasi that time is pandemic, for online. So, ayun, 6 months ulit, talagang binabalik-balikan ko lahat ng pages ng aming aklat para lang ma-absorb ko ulit yung mga dapat gagawin. So, same as usual, talagang nag-take ako ng exam. At pagkatapos yun, ganun din ang nangyari. Failed pa rin, no? So, naisip ko na nasaan ang Panginoon? Yung question ko na, Lord, I pray. I kneel and I ask this. I ask your permission na maipasa ko at magtrabaho ko doon. But why? No? Bakit hindi nangyari? So, I considered that time na ito yung pinakamadiling na nakaraan sa aking buhay, no?
So ayun mga kapatid, talagang na-discourage na ako, talagang wala na ako sa ano ba, wala na ako sa pag-asa na mapunta pa sa o ma-achieve ko yung aking goal. So 17, nagtrabaho ako as caregiver. Nag-apply na lang ako doon sa atin, sa Pinas, as caregiver for nag-start ako 2018 to 2021. No, matagal din, mga kapatid. So, wala na sa aking isipan yung pag-a-abroad. Kasi nga, na-discourage ako. Kasi nga, talagang how many times I tried but failed. But failure. So, hindi ko inasahan ang isang one moment, one day. I scroll my phone. No? Nag-scroll ako sa phone habang ako yung nag-aalaga sa aking pasyente. Nabasahan ko yung isang news coming from the ABS-CBN na mayroong hiring ang DMW formerly ano POAA na mayroong hiring sila na hotel worker, at yung una ang nabasa ko ay caregiver lang sa Israel, no? Uy, parang ano ako, parang ano, balik ang aking sigla kung ano, Israel. So ayun, talagang na-try ako na sikaso ko yung mga papeles kasi via online yung application. Kaya yun mga kapatid, nag-apply ako, kumpleto lahat yung aking mga requirements. And one requirements na hindi ko na-accomplish, yung CAV sa TESDA. Ang tagal-tagal lumabas. Ayun naman mga kapatid, talagang na-discourage ako kasi malapit na yung end. June that was 20 last year. No, I mean 2021 I think. June yun na panahon na yon ang nag-hiring sila. Pero yung at saka sa July yung matapos yung hiring nila. So pero ang aking CAV hindi pa na-release. Ayun naman, umiyak ako and I pray to God, Lord, ito na naman tayo ngayon. Ito na naman ang ating problema, aking problema. Bakit maraming kulang? Bakit malapit na pero hindi pa rin nangyari? So failure kasi tapos na ang kailang hiring. So another time I invest, wala naman ako sa mood mga kapatid. Kaya yun, at 1 month lang yung pagitan niya, mayroong balita na nag-hire yung Israel as hotel worker. So mayroon akong TESDA certificate sa hotel. Kaya talagang binasa ko yung kabuuan ng aking certificate, pwede pa. No? Pwede pa yung aking ano kasi 5 years yung validity. So ayun mga kapatid, nag-apply ako ulit sa online kasi mayroon akong account sa POAA. So madali na lang. Pero that time mga kapatid, ang aking pag-apply sa TESDA sa POAA, wala nang problema. Bakit? No, wala nang CAV na requirements. Just yung diploma na lang at saka NBI. So there's an open door, a little yung konting bukas na pinto na parang na-relief ako. So ayun mga kapatid, I kneel and pray to God, Lord, if this is your will, let it be. So ayun, nagpasa ako mga kapatid, then mayroon akong appointment for interview. Kasi kompleto na ako eh. Kasi yung ang kulang ko, yun na lang yung test the certificate. So ayun, na-interview na ako. Then mayroon akong blue card, no, blue card na yun. So another challenge kasi maraming mga processes, maraming mga step na bago ka matanggap, no? So ayun mga kapatid, I kneel again to God, Lord, selection process na. So para sa parang name checking. So it took 2 months or 3 months na paghihintay para ma-select kami. So I passed, I prayed. Talagang yung Bible ko mga kapatid, talagang nabasa ko to lahat. No, kasi nga I talagang sincerely na hiniling ko sa Panginoon. Kasi nga talagang gusto ko na mapuntahan ang bansang ito. No? So ayun mga kapatid, that was September. I checked my account in my FB account, tumabas yung pangalan ko sa medical. No? So yung 2017
Nasabi ko na that was my darkest moment. But in 2021, yun ang pinakamasaya kong na nangyari sa aking buhay, mga kapatid. Bakit po? Dahil at last, no? For 5 years, I prayed to God. 5 years, I kneel to God. 5 years, I really ask God na mangyari sa aking buhay. And it will happen. Kasi nga, sabi niya dito, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Naisip ko, mga kapatid, ng panahon na yon, hindi pa pala time. Yung panahon, nag-pray ako sa Panginoon na, Lord, I want to work in Japan. I want to work like this. Pero hindi niya. Dahil, bakit? Hindi pa na panahon. No? So, ayun. Yun nga ang ano, natanggap ako sa name checking. Then, another challenge naman. Yung kontrata. No? Kung the contract, kaming lahat ay naghihintay kaming lahat kasi marami kami. 501, no? I imagine, 501, I mean, 2,000 plus yung nag-medical na at saka 501 lang yung mayroong kontrata. So, another challenge na dapat namin tatahakin. So, again, I kneel and I pray to God. October, mga kapatid. October, I forgot the exact day. October at saka yun ay nangyari sa hapon. After I read my Bible, because that time wala na akong trabaho kasi nakita na nga ako sa kontrata. After I read my Bible, then when I opened my Facebook account, there was a list of people na mayroong kontrata. So, the first page, kasi ako ay Canalija, so, ang una kong tingnan yung meters eh. Nang lumo at ang mga kapatid, bakit? Walang Canalija ang nakita ko doon. Umiyak ako sa Panginoon, why? No? Pero when I stroll down, uy, meron pala doon nga, nahiwalay ng sea. And lo and behold, I saw my name written there. Canalija, Noli Jan. Alam niyo mga kapatid, yung bubong namin, naabot ko yun. Kahit hindi ko na maabot yun, talagang naabot ko yung pag-akyat ko, pagtalon ko sa saya. Finally, no? Kaya, sabi ko sa sarili ko, God's timing is always perfect. No? God's timing is always perfect. Kasi, bakit nga? Kasi nasabi ko, finally, no? Yung mga doubts ko, yung mga whys ko, yung mga question mark ko sa Panginoon, Lord, why? And one time, one day, turns to finally. Kaya po sabi dito, sabi sa aklat ng Isaiah, when the time is right, he said, I, the Lord, will make it happen. Surely, he will do it, mga kapatid. So, I before I end my testimony, let me share to you the last passage na pinakapaborito ko, one of my favorite texts found in Jeremiah. Jeremiah 29 verse 11. Sabi ng aklat, sabi ng Diyos dito, verse 11, sabi niya, For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Wow, what a nice word. For the sake of emphasis, I repeat, for I know the thoughts I have for you. Mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo po ay nakaranas po ng depression, kung tayo po ay nakaranas po ng mga failure sa buhay, kung tayo po ay meron pong mga madilim na nakaraan, I want you to remember this text. Sabi ng Panginoon, He knows.
He knows everything about our future. No? Sabi nitong mga kapatid, even in our darkest moment in our life, sabi ng Panginoon dito mga kapatid, we can remain assured of God's ultimate blessings and benefit. The fruit may not come immediately. Yes, I prayed. That was 2017. Sabi dito, the fruit may not come immediately. But remember this, but it will come ultimately. Yun po ang pangako ng Panginoon. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya ang aking pagdarasal, ang aking pagluhod, ang aking paghingi sa Panginoon, it surely it will happen 2021. Kaya lang po ay manalig sa Panginoon sa anuman ating hilingin sa Kanya, yan ay mangyayari because His time is always perfect. God bless, and nawa ang kung gaano ang Diyos sinagot ang aking panalangin ay hindi naman sa inyo. God bless, and may the Lord be with you.